Hello everyone, welcome to Tami Stories channel. So for today's video, gagawa po tayo ng tutorial kung paano makikita ang mga nakakabit sa ating wifi connection. So sa PLDT wifi connection, kung paano natin malalaman at kung interesado kayo, just keep on watching. So madali lang po itong tutorial na video na ito, so tara, umpisahan na natin. Una sa lahat, pumunta tayo sa Google Chrome and then i-type natin ang 192.168.1.1. So, ayan po siya. Pagkatapos nating ma-type yun, mapupunta po tayo sa PLDT Home Fiber. Ilalagin yung admin and yung password natin. So, nung dati, di ba, default yung ating username and password. So, ang ginagamit ata dun is 1234. So, since nag-hard reset na tayo, may video po kami sa aming channel kung paano mag-hard resetting. Kung gusto nyo rin pong malaman kung paano gawin yun, i-check nyo po ang aming video. So, this time, papasok tayo, okay? So, ilalagay natin dito yung ating, syempre, password. Ayan. Pagka na-type mo, login na natin siya. So, saan tayo pupunta? Okay, punta tayo sa wireless status. Okay, so wireless status, doon tayo pupunta. And then, Wi-Fi clients list. So, ayan. So, eto, dito natin makikita kung sino-sino yung mga nakakonect sa atin. So far, dito sa aming connection, sa aming wifi, mayroong 4 na nakakonect. Pwede nyo rin i-check sa DHCP, clients list. Ayan siya. Nakakonect dito. Ayan siya. Lamang po, mga katamis, napakadali lang para malaman natin kung sino-sino yung mga nakakonect sa ating wifi connection at para maiwasan na rin yung pagbagal ng connection natin. Kasi alam naman natin na kung sobrang dami yung mga nakakonect sa ating wifi connections, sigurado na babagal yung ating connection. And kung alam naman natin kung sino-sino yung nakakonect, wala namang problema yon. Basta alam natin at sure tayo na okay lang silang makikonect sa atin. Kung hindi naman, syempre, unfair sa ating part na nagbabayad, diba? So, ayun lang mga katamis, napakadaling gawin at sundan. Okay, first step, pupunta ka lang sa Google Chrome. Okay, second, itatype mo yung 192.168.1.1. Mag-login ka. Gamitin mo ang username na admin. And yung password mo, syempre, napalitan mo na yon. Hindi na yon yung default. Kasi yung default, na-access ng lahat. Pero yung sayo, ikaw lang yung makakapasok. Okay, para palitan or anumang babaguhin mo in connection with your Wi-Fi connection. So, yun lang po, 3 steps if hindi ako nagkakamali. At sana nasundan nyo ng maayos para nang sa ganun, kahit pa paano makatulong ang aming video na mapabilis ang connection nyo sa pagbawas ng mga nakakonect sa wifi connection nyo. So, yun lamang. Maraming salamat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, mag-subscribe na po kayo. At huwag nyong kalilimutan i-hit ang notification bell button kasi kapag nagmi ng mga videos namin, mano-notify kayo. And yeah, just stay and keep on supporting our channel. Maraming salamat mga katamis, yun lamang po, sa susunod po ulit. Bye!